What's up, Movieholics? Ako si Kel, ang inyong tropang certified movieholic at welcome back sa aking channel. Sa video ito, isang pelikula mula sa bansang Thailand naman ang re-reviewin ko para sa inyo. Sobrang controversial ng pelikulang ito na kahit sa bansang Thailand kung saan ginawa yung movie na ito, nagkaroon ng ilang beses na recuts yung pelikulang ito bago siya naaprubahan na maipalabas in public. Naban din ang pelikulang ito sa South Korea ng 2 beses dahil sa sobrang bayolente ng tema ng pelikulang ito. Mataas din daw yung imitation risk ng pelikulang ito. Ibig sabihin, malaki yung chance na pwedeng gayahin ito ng sinuman kapag napanood nila ito. Maliban dito, is masyado din daw graphic yung kalaswaan ng pelikulang ito. Kumbaga lahat ng red flags ay meron ang pelikulang ito. Sa mga hindi pa nakakapanood ng pelikulang ito at nagbabalak pa lang panoorin ito, make sure na hindi kayo busog pag manunood kayo nito dahil paniguradong sasama yung tiyan nyo dito. At panigurado rin na mag-iiba ang tingin nyo sa paborito nyong Paris Mami sa kanto after nyong mapanood ang pelikulang ito. Ben ngay hiya, bok na walay tutayin! So ang title ng pelikulang ito sa English ay Meat Grinder. Pero yung official Thailand title nito is Chut Khon Chim, o kung itatranslate sa English ay Slaughtered Before Tasting. Sabi kong official kasi hindi ito yung original title ng movie. Nagkaroon kasi ng controversy before may palabas yung movie kaya kinakailangan nilang palitan yung title nito. So originally ang title dapat nito is Khoai Thieu Nyu Khon na ang ibig sabihin ay Human Flesh Noodles. By here, alam nyo na kung bakit kinakailangan nilang palitan yung title pa lang ng pelikula. Marami kasi ang mga nagprotesta, lalo na yung mga may-ari ng mga noodle shop na magkakaroon ito ng pangit na reputasyon sa business nila. Initially ay naban ito, pero dahil nagkaroon ng recuts yung movie, ay eventually naipush pa rin ng director na ma-release ito sa Thailand. Marami ang hindi tumangkilik sa pelikulang ito at heavily criticized ito by public dahil sa tema nito na sobrang nakakagimbal isipin at panoorin. Inirelease ito noong 2009 sa Thailand at may runtime na 84 minutes lang. So 1 hour and 24 minutes lang yan. Ang runtime na yan ay ang final version ng pelikula na pinayagang ipalabas sa Thai cinema. 1 year later, inirelease naman yung uncut o yung uncensored version ng movie na ito sa United Kingdom in DVD format. So yun yung kauna-unahang pagkakataon na napanood sa publiko yung movie na ito na walang cuts yung mga eksena. Ang runtime ng uncut version ng Meat Grinder ay 102 minutes, 18 minutes longer sa version na naipalabas sa Thailand noong 2009. Mas nag-make sense daw yung kwento ng movie na ito dahil doon sa 18 minutes na naigdagdag. Maliban pa rito yung mga eksenang nakakasuka panoorin na hindi napanood sa censored version nito. So ano nga bang kwento ng pelikulang ito at napaka-controversial nito? Ang kwento is tungkol sa isang babae na may-ari ng isang noodle cart. Meron siyang anak na babae at sila na lang dalawa yung magkatuwang sa buhay. Pero nung nalaman niya na nilublob ng asawa niya kasama yung kabit nito, yung anak nila, ay pinaslang niya ang mga ito bilang gante. So itong babaeng ito ay mentally unstable dahil sa trauma na dala niya mula pa nung bata pa siya. Lahat ng hindi magagandang experiences niya sa buhay ay nadala niya hanggang sa pagtanda niya. Isang araw, isang political riot yung nangyari sa kalye nila kung saan kasalukuyan siyang nagtitinda. Doon ay may nakita siyang isang bangkay ng lalaki na kaagad niyang dinala sa bahay niya. Giniling niya yung laman nito at inihalo sa karne ng noodles na binebenta niya. Tinangkilik ito ng mga tao na katikim ng noodles na niluto niya at matapos nga nun ay dumami pa yung mga naging biktima niya. May makikilala siya dito, isang lalaki, which is eventually magiging love interest niya. Pero after malaman ng lalaki yung sikreto niya, ay lumayo ito sa kanya at nabaling yung atensyon ng lalaki sa ibang babae. Hindi niya ito kinatuwa at dahil nga iba yung takbo ng utak niya, ay kinailangan niyang gawin yung dapat niyang gawin. So ganyan lang kasimple yung storyline niya. Medyo mahirap lang siya panoorin kasi ang daming flashbacks na sumisingit sa bawat eksena na nagiging sanhi para mawala ka sa takbo ng kwento. Gayunpaman, in terms of gore scenes, sobrang napahanga ako dito. Nail-biting yung visuals niya at hindi ko maiwasan na hindi ngumiwi sa iilang mga eksena sa pelikulang ito, lalo na yung first part ng movie na ito. Hindi ko kasi siya napanood sa censored version nito kaya nagulat ako at napasabi na lang ng what the F. Ang lala pala talaga niya kaya di na ako nagtaka kung bakit tinanggal nila yung eksenang yon.
Masyadong realistic yung pagkakagawa niya para sa akin. Para may idea kayo, bigyan ko kayo ng kaunting insight. Ito yung opening scene ng uncut version ng movie na ito. May isang lalaki na kumatok dito sa bahay ng babae. Inahanap niya yung girlfriend niya kung saan dating naging babysitter dito sa bahay na ito. Yung babaeng ito na tinutukoy niyang girlfriend niya ay siya ring kabit ng asawa nitong babae. So, itong lalaking ito yung magiging first on-screen victim niya at grabe lang talaga yung torture na ginawa niya dito. Sobrang detailed yung pagpako niya sa mga kuko nito na talaga namang nagpakilabot sa akin. Naramdaman ko yung kilabot na yon nung maalala ko yung pelikulang Imprint kung saan may eksena doon na tinusok naman yung kuko ng babae gamit yung karayom. Maliban sa extreme graphic violence ay tinatakil rin ng pelikulang ito yung about sa mental issues at mistreatment para sa mga kababaihan. Makikita nyo yan sa karakter ng bida sa pelikulang ito. So marami pang nakakaabang na eksena yung uncut version nito na hindi ko nasasabihin pa. Panoorin nyo na lang at i-compare ang mga ito sa version na una nyong napanood. Nga pala, una kong napanood yung censored version ng Meat Grinder ilang taon na rin yung nakakalipas. Nakailang ulit na rin akong pinanood yung version na yan kaso ibang klase talaga yung uncut version nito. Yun nga lang, napakahirap pumanap ng magandang kopya ng uncut version nito dahil mostly sa mga nakikita ko online, censored version yung available. Kung may kopya kayo ng pelikulang ito at hindi umabot ng 102 minutes yan, isa lang ang ibig sabihin yan, censored version yung napanood nyo. I highly recommended na panoorin nyo muli ang pelikulang ito in full uncut version dahil mas detalyado yung kwento nito at syempre mas pinahaba rin yung nakakadiring mga eksena. Lagi ko naman binabanggit ito na kapag manunood kayo ng mga kontrobersyal na pelikulang gaya nito, make sure na papanoorin nyo yung director's cut o yung uncut version ng movie nito dahil ang version na yan, ang intended version ng director na gusto niyang mapanood ng kanyang mga audience. Alam kong marami-rami na sa inyo yung nakapanood ng pelikulang ito, pero sigurado ako na iilan pa lang sa inyo yung nakapanood ng uncut version nito. Kaya kung malakas yung loob mo sa panonood ng mga ganitong klaseng pelikula, I dare you na panoorin ito in full uncut version. And then balik ka dito at isulat mo sa comment section kung anong masasabi mo sa pelikulang ito. At dito ko na po tatapusin yung review ko sa pelikulang ito. Bago ako tuluyang magpaalam, nais ko lang magpasalamat ulit sa inyo at napili niyong bisitahin ang channel na ito. At kung nagustuhan niyo man ang video ng ito, huwag kalilimutang i-like at i-share ito sa makakilala niyo. Maraming salamat po. Muli, ako si Kel, ang inyong tropang certified movieholic at hanggang sa susunod na video ulit. Mag-iingat kayo palagi at huwag kalilimutang magpasalamat at magdasal. Adiós.